these. So, who is doing? Yeah, I'm doing vlog. Okay? Why? So guys, we have an alternator here. This is 180 amps. Ikakabit natin ito sa ating M-Sport na dimmer. Kasi yung sasakyan natin is bad alternator. So kailangan natin palitan yung alternator niya. So, yung alternator dito. So before doing anything electrical parts, I need to disconnect the battery. So kuha tayo ng access doon sa likod. Ang battery nito is doon sa likod sa kanyang trunk, no? Papakita natin. So dito yung kanyang alternator, battery. I-disconnect natin either negative or positive. So ito, ang pinaka-access talaga is negative. So negative, i-disconnect natin before tayo babanat ng mga electrical dyan, no? So para safety. Ang disadvantage kasi pagka hindi nyo dinisconnect yung kanyang baterya, hindi natin ang advantage na i-disconnect muna natin yung baterya while kinakabit natin yung alternator para hindi tayo magkaroon ng short circuit. Ang short circuit kasi pagka mag-short circuit siya, problematic. Either masunog yung ECU or masusunog yung kanyang starter, etc., etc., no? So to make sure, disconnect natin yung baterya connector. So yan, na-disconnect na natin. So pwede na tayong pumunta at titirahin natin yung kanyang alternator dito. So usibin ito guys. Isa natin yung stripping down ng kanyang axis para maka-assist sa atin ito. And then yan. So ito na. Ito siya. Size 24 ito siya. Yung socket niya is size 24. So yung kanyang tensioner, belt tensioner, paano no? Counterclockwise yung pag paluwang nito. So counterclockwise, hindi na, huwag niyo nang tanggalin ito yung yung belt ng kanyang compressor pump. Hindi na kailangan tanggalin yung belt ng compressor pump. Sikutin lang natin yan para malibre yung yung kanyang alternator connection. So yun, counterclockwise, no? So yan, dandan natin para meron tayong leverage. Namitan natin ang tubo yan ganyan para makapwersa tayo yan. Yan, baba. Yan. So, yan. So, tanggal na. Yan na natin nandyan. Tapos, disconnect lang natin to dito. Ganyang alternator belt. Yun. So, and then, yung connector niya is size, 13. Kuha tayo 13. So, again, tinanggal natin yung alternator natin, papalitan dahil nagkaroon siya ng bad sign sa alternator, no? Nagkaroon siya ng battery sign sa dashboard. Tapos chinik natin yung battery, ayos naman yung battery. Tapos ano pa rin siya, meron pa rin battery sign. So either of the two, either alternator or yung kanyang battery is bad. But the battery is good.
So this is the wrong thing here, alternator is not a charging power, no? So bad alternator siya. Tatanggalin natin yung alternator, no? Para palitan. So merong ano ito, merong dalawang bolts sa baba, saka isa sa baba at saka isa taas, sa taas ito lang siya, ito super tago talaga. Andin sa taas ang 60 kasi nakaharang yung kanyang ano dito, ito yung kanyang idler pulley nakaharang. So tatanggalin pati yung idler pulley, tatanggalin natin para malibre yung kanyang bolt, no? Okay, so yung kanyang idler pulley T70 at T40 yan, natanggal natin yan. T40 o ito, Torx T40 yan, yung idler pulley ganyan natin dyan. Tapos yun yung bolt, naka display na. Kuha tayo ng ano dito, ano ba yan, 14 or 15 more or less, 15 mga kaibigan or 16, 15 or 16 yan. So 16, so birahan natin ng 16, iwiwigo lang natin hanggang lalabas yan, no? So kaya ang dowel, mayroon kasi yung dowel yan sa baba, kabilaan. Siwiwigo lang natin hanggang sa matanggal. Yun. Tignan nyo. Tanggal na. Okay. Moment. Okay. So meron siyang connector. Ito yung kanyang negative na ano, connector. I-release lang natin ito. Ganito, negative ito. Tigas. Kailangan dalawang kamay mga kaibigan. To make the easy way out, disconnect natin yung kanyang ano. Intake na pipeline yung sa kanyang intercooler, disconnect natin yung kanyang intercooler para magkaroon tayo ng access dito, no, para mailabas natin tong kanyang alternator, yung kanyang okay. Kasi mahirap po talaga pag hindi disconnect yung kanyang intercooler na pipe, walang kalalabasan. So wahala, lumabas na ito. Ito. Kita nyo. Wala nang ano. Wala nang tawag nito. Wala na talagang ano. Ito medyo ano pa. Medyo matigas pa. Pero ito talagang ano. Either ang copper brass nito sa loob. Naku, hindi parehas ang connection niya. May connector siya na 1 and 2 at ito, isa lang. Patay tayo nito. Titingnan natin yung kanyang connector. Oh, naku. Ayan, okay. Ayos lang. Actually hindi ito, no? Hindi ito tama. Ito ang tama niya. Ito.
isa lang, isang pin lang siya. As in, tinitingnan natin dito. Dito siya, dito siya nakaharap. Yan. Kita nyo. Isang pin lang po yan. So, tama. Tama tayo. I-make sure natin na naka-press in yung dowel nito. Okay. So, ibabalik na natin. Dito natin hinidaan. So, kung nakita nyo yung video natin na simpleng pag-determine ng bad alternator, whether or not good or bad siya, without using a multimeter, no? So, ang pag-determine ng bad alternator is hayaan yung naka-start, i-start yung muna yung makina, tapos meron tayong video doon na pag-determine ng bad alternator. So, in short, yun. Kakabit na natin to. So, kung gusto nyong malaman kung paano mag-determine ng bad alternator, i-click nyo lang yung video. Meron tayong video na ginawa on how to determine bad alternator. Click nyo lang yung PP2 Motorworks at malalaman niyo. Okay, meron tayong mga 800 videos na. 800 videos. Okay. Sa YouTube channel natin. So ngayon ay kakabit na natin to. So install na natin to. Hi. Part. Alternator. This is part 1. Moving up. Part 2.